Hello guys, welcome sa channel ko, Mini PH. Ito yung pangalawang hair dryer ng mga alaga kong aso. So ito yung pang groomer, yung ginagamit ng mga groomer sa mga vet clinic at mga grooming clinic o grooming salon o sa grooming. So meron ako nito, binili ko to noong 2018 pa. Medyo mahal pa to noon, nasa 6K, 5K. Tapos kukunin natin yung consumption nito sa kuryente. So ito nasa gitna, tinanggal, ihinaan ko na lang yung volume kasi masakit sa tenga yan. Pangalawa to kasi yung una kong ginagamit yung sa pangtao pa, pero mabagal magtuyo kaya kailangan ito. So 1130 yung nakasagad nito na konsumo, 1230 watts o 1.2 kilowatts yung consumption niya. Pagka naka-on yung heater, nasa 2000 yung heating. Pero hindi na kailangan i-on yung heating kasi mainit na yan eh. Iinit na siya talaga kasi Pilipinas naman to, mainit talaga sa ating ambient temperature pa lang. So hindi na kailangan i-on yung heating. Dito lang sa blower pa lang, yung ano lang, naka-off ng heating, malakas na yung nakakatuyo na yun kasi mainit na. Mararamdaman nyo naman sa handle, mainit siya. So yan, nilabas ko to kasi lilinisan ko, so ginawan ko na lang din ng content. Lilinisan to. Yung link nito nasa description na, pag gusto nyo bumili nito. So matagal na to. So kung 2018 pa to, 5 years na to. Magpa 5 years na to sa akin. 5 years na nga, sabihin natin. So pumili ako nito dahil meron nga akong corgi. Dati kasi mga aso ko, mga short coat lang. Short coat, may long coat din, chihuahua, mga ganun lang. Pero yung corgi masyadong malago. Parang kakoat niya yung husky. Tapos yun, mahirap tuyuin. Tapos bumili ako ng 2017 isa lang, tapos 2018 dalawa yung binili ko na corgi nga. So mahirap na tuyuin kapag sinaba yung ligo yung asong dalawa o kaya tatlo, mahirap tuyuin. Kaya kailangan ito. So ganito lang siya linisin, maintenance niya. Tanggalin lang yan. Tapos, andyan na yung mga balahibo. Usually, balahibo lang din yung pumapasok, hindi naman dust. Balahibo lang din. Tanggalin yan, linisin nyo lang. Eh, makikita nyo naman, puro balahibo lang siya talaga. Hindi siya dust. Yung dust nito, yung dust na pag hindi naka-on, hindi ginagamit, yung mga alikabok na yan. Kasi nasa open area to nakatambak. So, kaya ganyan. Pupunasan yan mamaya. Yung link nasa description na. Mura lang to ngayon, nasa 3,000. So, kung gusto nyo bumili, nandyan na yung link. Dati mahal pa nga to, 5,000 to 6,000. Tapos wala pang direct noon sa Lazada from mga China, wala pa. So, noon nga mas mahal pa to. Ngayon marami ng ganitong generic. Ito, subok na to, kaya yung link nasa baba na. Kiklik nyo na lang, tapos pwede kayong dun mag-add to cart na. So, 5 years na nga to sa akin. Okay naman, kasi minsan nagliligo ako ng sobrang dami talagang aso sa isang araw. Kaya bugbog din to. Saka hindi lang to ginagamit sa aso, kaya bugbog siya. Ginagamit ko rin siya sa pag naglilinis ng screen at kung ano-anong nililinis, binubugahan ko nito. May kailangan tuyuin, binubugahan ko nito. At hindi lang ako gumagamit nito sa
bahay, pag may nililinis, o pati sa computer, ginagamit ko to. Panlinis ko ng desktop, panglinis ko ng keyboard, ng mechanical keyboard. Ito rin ginagamit ko. So, bugbog talaga to. Hindi lang sa aso. Tapos minsan tinatanggal ko yung kaya nasira yung yan, yung sa hose niya, yung lock doon, nabali ko yung lock. Dahil tinatanggal ko yan, tapos yung aso niya, lagay ko sa cage. Tapos sa cage, yung cage siya, lagay ko sila dito sa garahe. Tinututo ko lang yun, nakabuga, nakasagad. So, ganun yung ginagawa ko. Minsan, kapag sobrang dami nila, habang nagpapaligo ko ng iba, binubugahan ko na yung iba na nandoon. Saka ko na iisa-isahin sila. So, yung clip o yung lock lang sa hose yung nasira pa dito. Tapos may kita nyo yung nabagsak ko na rin to ilang beses na yung paa. Yan, na pipi na siya nabagsak. Tapos may goma rin yan sa paa. Careless vibration at pwede nyo siyang gamitin katulad sa mga clinic na nakadikit siya sa pader sa ginagawa nila. Yung nakatornilyo sa pader. Kaya lang ako nga kung saan ko to dinadala. Minsan panglinis ng gutter. Ginagawa ko rin, ginagamit din to. Gutter sa bubong, gutter sa dito sa garahe. So, kung saan to ginagamit, hindi lang pang-aso. Kapag naglinis ng filter ng aircon, pati aircon, pambuga sa aircon, filter na aircon, air purifier na filters, so ginagamit din to. Pati carpet, pagka naglaba ng carpet, inubugahan ko din. Kung saan nga ito nagagamit at napakatibay nga. So siguro kung may woolly husky ka o kaya woolly corgi tuloy, floppy corgi. Floppy corgi kaya naman yung husky na woolly, hindi ko pa nasubukan. Pero kung Pomeranian toy breed, kayang-kaya, hindi mo lang kailangan malakas sa ganun. Medyo delikado din kung malakas na malakas sa toy breed. So, sa medium breed, mga 30 minutes to 1 hour mo siyang itadry. Pero yung mga toy breed, mabilis lang. 30 minutes lang. Below. Ganun. Depende na lang kung gusto mong talagang ano, tutukan, ulit-ulitin. Ganun. Depende na sa'yo. Pero enough na siya para matuyo mo yung aso. Hindi ko pa natatry yung mga mamahalin na ganitong klase, mga 10,000 up. Pero meron na kasi ako yung box type o yung dryer type. Link nasa description. Mas mahal yung box type kesa doon sa mga expensive na ganito model. Pero ito kasi sa akin, okay na siya. So, comment nyo na lang kung may ganito kayo nasira agad. Pero itong sa akin, yan. Medyo nag-ground na lang din ako dito. Kasi basa nga, nagpapaligo ako. Pero hindi naman, na-shock lang naman dito sa power. Kasi ino-on off ko nga, tapos nagpapaligo. Yung sinasabi ko na sunod-sunod na pagpapaligo. Minsan, pitong aso. So, parang groomer din. So, minsan, ang dami ko talagang pinapaliguan. So, ang gagawin ko lang ito na update. Like, comment, share, subscribe. Para ma-update kayo dito sa dryer na to. Bye-bye.